Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Kwentuhan session, tanungan portion, plus unboxing and review of the budget meal edition of John Wick, Pit and Sand Viper. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po. Hello. Ah, grabe, na-miss ko kayo. Malakas ba ang ulan dyan sa inyo? Dito sa amin sa Bulacan, grabe. Sobrang lakas, no? Dire-diretso, tuloy-tuloy ang ulan, no? Kaya medyo, ito na rin siguro yung panahon natin, no? Para kahit pa paano makapagpahinga, panahon ng inyong likod para kahit pa paano, eh, makapag-relax muna, no? Kasi alam niyo naman yung dedication natin at saka yung ano, yung pagnanais natin na siyempre, mas madalas, no, nasa-sacrifice yung oras natin sa pamilya kasi siyempre sa hobby ng airsoft, 'di ba? Mostly kasi kailangan talagang entertainan natin yung ating mga ka-airsoft na papatulong, na dumarating, 'di ba? Na interesado, ganun. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na naipagkakaloob sa atin kahit papano, no? Okay, mga ka-airsoft, ngayon mag-unbox and review tayo. Ano ba 'yung unbox and review natin? Ito 'yung ano, kasi syempre kung meron tayong, 'di ba? Meron tayong high-end na John Wick Pit and Sand, 'di ba? Yung CNC. Meron din tayong standard, yun yung original na Pit Viper and Sand Viper. Siyempre, hindi mawawala yung budget meal edition, di ba? Unang nilabas natin is yung standard, di ba? Alam nyo lahat yan. Ngayon, yung original, ha? I mean, then ang sinunod natin is after ng standard is yung ano, yung high-end edition, okay? Talagang bumuhos, di ba? Talagang nagkanda, ubos-ubos. Ngayon, ang isusunod natin dito, formally ilo-launch ko, yung budget meal edition. Ano ba itong budget meal edition? Para to sa ating mga ka-airsoft na
sabihin na nating ano, talagang tight na tight yung budget, no? Talagang tight na tight yung budget, pero talagang patay na patay. Alam mo yung patay na patay, yung talaga gustong gusto, no? Na siyempre na magka-airsoft, no? Ito para dun to sa inyo mga ka-airsoft, siyempre hindi ko kayo pwede pabayaan. And now I present to you, unahin natin si John Wick Pit Viper na Budget Mill Edition. Okay? Ganun na ganun pa rin. Kamukhang kamuka, napakatikas pa rin, napakaganda. Full metal mula ulo hanggang paa. Kaya doon sa mga naghahanap dyan ng budget mill, wala ba akong ilaw? Parang madilim eh. I mean, wala akong maitutok dito, Ma'am Sally. Wala, no? Okay naman. Hindi, eh, yung ano eh. Ayun eh. O, pag ginanong ko kasi, wala na halos eh. Okay, no? Anyway, yung budget mill edition na no, John Wick. Pit Viper. Ganda, oh. Diba? Saktong-sakto pa rin. Tingnan nyo mga ka-airsoft. Oh. Yan. Okay, yan. Ah, siya nga pala, no? Pag nanonood kayo ng live natin, yung cellphone nyo wag patayo. Kung pwede, kung mas maganda, best view, kung nakahiga siya, no? Naka-landscape. Wag naka-portray, no? Na patayo. I-landscape nyo para mas maganda, mas maliwanag yung mapanood, okay? The John Wick Pit Viper, the Budget Mill Edition, no? Napakaganda. Diba? Yan. What good and special about this? Mamaya, malalaman nyo. Siyempre, kung meron tayong Pit Viper, siyempre, hindi mawawala, ano? Yung Sand Viper. Diba? Mamaya, ipapakita ko sa inyo ano kung ano pa rin yung pinagkaiba ng Pit and Sand Viper, okay? The Sand Viper. Ang ganda pa rin naman kahit naman siya nasa Budget Mill Edition. Oh, kita nyo naman talaga. Talaga naman hindi maikakaila. Maganda, matikas pa rin ang forma. Lalo na kung siyempre kung i-dress up natin ng ano? Scoop. Diba? Siyempre sa ibabaw. Kung lalagyan natin siya ng scoop sa ibabaw, eh talaga napakatikas ng itsura. Yan. Yan. Kita nyo? Yan. Diba? Yan, yan yung ating John Wick Sand Viper and the John Wick Pit Viper Budget Mill Edition. Ah, okay, no? O yun sa mga nag-ano ha, sa mga nagtatanong ng ating layaway, binubuksan ko na yung season 6, no? Kukuha lang tayo ng first 50 client, first 50 ka airsoft na gustong mag-avail ng layaway installment plan. Paano ba yung layaway installment plan natin? Yan mga ka-airsoft, no, layaway installment plan is ginawa natin yan para doon sa mga ka-airsoft natin na talagang gustong magka-airsoft na pero dahil sa minsan sa hindi inaasahan, nagagastos nila yung pera, nagagalaw nila. Ngayon, nilabas natin yan, yung layaway installment plan para sa kanila, para, paano ba sabihin to? Para... yung mga hindi makaipon, kasi minsan, di ba, nagagastos mo yung pera, para dahan-dahan, mapag-ipunan mo yung unit mo. Okay? Ngayon, kung paano yan, gumawa tayo ng video, panoorin nyo po. Okay? Unang-una, layaway installment plan, pipili ka muna ng unit mo. Okay, ngayon, pagkapili man ng unit mo, ang gagawin mo, ipapakompute mo sa amin. Di ba? Ipapakompute mo na, syempre. Kailangan mo muna ng computation. Pag na-compute na 'yon, ang next thing to do is maghuhulog ka na, 'di ba? Maghuhulog ka, yung hulog mo pwede mong i-send through GCash, through Palawan, BPI, BDO. 'Yan. Ngayon, may interest ba? Wala, walang interest, no? Kung ano 'yung napag-usapan niyo nang huhulugan mo na amount. Ngayon, hulog ka, pwede kang maghulog Monday. Tapos nagkapera ka ng Tuesday, hulog ka ulit, send mo through GCash, nagkapera ka ng Wednesday, nagkapera ka ng after 1 week, hulog ka, o magkano, o hulog ka ng 1,000. Tapos after 1 week, nagkapera ka ulit, hulog ka ulit ng 1,000. O after 1 week, nagkapera ka ulit, hulog ka ulit ng 1,000 hanggang sa mapunuan mo yung napag-usapang amount. Ngayon, pag napunuan mo na yung napag-usapang amount,
that's the time na makukuha mo na yung item mo. Pwedeng shipping, pwedeng COD, pwedeng puntahan mo. Yan, ha? Maraming klase, maraming paraan para magka-airsoft ka, no? Hindi dahilan yung kamo, yung layo, hindi dahilan yon, no? Kasi dito sa atin sa Big Man, marami tayong paraan. Lahat ng paraan para magka-airsoft ka, meron tayo. Di ba? Kaya hindi ka, ano, hindi mangyayaring hindi ka magkaka-airsoft, no? Napakasarap ng paglalaro ng airsoft. Okay? Mga ka-airsoft ngayon, bago ko to i-review and unbox, meron tayong kwentuhan session and tanungan portion. Yung question na gumugulo sa utak mo, ipunin mo na yan, no? Ipunin mo na yan at babasahin ko yan mamaya, sasagutin ko right on the spot, no? Yan, tama. Marami tayo ngayon para matuto tayo lahat, para matuto kayo lahat, para kahit papano, sa napakaliit na paraan, matulungan ko kayo sa mga gumugulo sa isipan nyo. Okay? Kailangan naka-landscape yung cellphone nyo para maliwanag, at saka para malaki, para nakikita nyo yung dinedemo ko. Yan, okay. Okay, mga ka-airsoft, no? Itong unit na to, tulad nga ng sinabi ko, the John Wick Sand Viper. This one, itong namang isa, nawawala yung ano ko, ha? Yun, o. Yan, the John Wick Sand Viper. Ayan, ha? Ngayon, ito namang isa, the John Wick Pit Viper. Yan. Ano yung pinagkaiba nila? Okay? Siyempre, bukod sa color, sa John Wick Pit Viper, kung makikita nyo ito, isa-isay natin. The John Wick Pit Viper, kompletong-kompleto. Pati mga markings, lahat meron. Naka-optic sight na rin. Naka-compensator. See, ayan o, nasa harap. Ayan, naka-compensator. Plus, bukod sa naka-compensator, ano? Meron siyang meron siyang front at saka may rear sight. O, di ba? Ayan. Kompleto siya, no? Naka-magwell din siya. May hammer, may beaver. Kompletong-kompleto. Wala ka masasabi. Full metal. Tapos, medyo rusty old rose color yung outer barrel niya. Di ba? Yan. O, kompleto rin yung marking. So, meron rin sa ilalim. No? Di ba? Wala naman silang pinagkaiba. Maliban na lang dito. Yung Sand Viper naman, ganun din. Yung color, ito yung literal na kulay sand talaga. No? Kulay ng buwangin, kaya tinawag na Sand Viper. Actually, yung mga una, lalo na yung mga nauna nating Sand Viper, medyo may doubt nga ako ron eh. Kasi hindi naman siya kulay ng sand. Hindi naman talaga kakulay ng buwangin. Diba? Pero ito na talaga yung kakulay ng buwangin. No? Yan, oh. Diba? Yan, napakaganda. Tingnan nyo. See? Oh, yan. Anong pinagkaiba ni Pit Viper kay Sand Viper? No, diba? Pakita natin. Si Sand Viper, wala siyang front sight at saka rear sight. Naka-design talaga si Sand Viper para ano? Para sa scope. Yan. Design siya para lagyan mo ng red dot scope yung Sand Viper. Ngayon, oh, plain siya. Oh, tingnan nyo. O, di ba? Plain. O, oh, yan. O. Oh. Yan. Wala siyang, walang nakaabang na sight, no? Design siya para sa ganito, mga ka-airsoft. Yan, tingnan nyo. O, yun. O, di ba? Meron siyang scope na pwede mong ilagay dyan sa ibabaw. Design si Sand Viper sa scope. Kasi bakit? Kung wala kang sight, wala kang rear sight, at saka wala kang front sight, paano ka sisipat? Diba? Yun ang magiging basehan mo eh. Yung kasi ang magiging guide mo. Yung front sight and rear sight. Para makasipat ka, diba? O, yan. Paano ka sisipat kung wala? Okay, no? Ngayon, kung ayaw mo maglagay ng scope sa ibabaw, I do suggest, doon ka na lang sa Sand Viper. Let me rephrase. Kung ayaw mo maglagay ng scope, doon ka sa Pit Viper. Kasi si Pit Viper, meron siyang front and rear sight. Kompleto siya. While si Sand Viper, wala talaga, as in zero, no?
wala siyang nakaabang na front sight at saka rear sight. Yan ang disadvantage niya, no? Pero kung sa gwapo at gwapo, atin-atin lang to. Talagang gwapo ang dalawa, si Pit Viper at saka si Sand Viper, no? Yan. Naririnig? Ah, okay lang, okay lang. Ayan, no? Okay, no? Yan yung i-demo and test, i-ano natin. I-unbox and review. Pero sige, no? Para sa inyo, i-demo and test fire ko para makita nyo kung paano sila pumutok. Okay? I-demo and test fire ko sa harapan ninyo. But before that, Ma'am Sally, pwede nga akong t-shirt, yung naka-hanger. Sa mga mag-share po ng ating live video, okay, may nanalo na, okay? Si Silvestre Asuncion of Bicol, no? Of Bicol, eh, nanalo siya ng t-shirt, okay? At saka, syempre, yung may Glock. At saka, syempre, bibigyan siya, natin siya ng ating tactical ballpen, okay? Mr. Silvestre Asuncion at saka si Kevin Saragosa, no? Bali, nanalo siya. Bali, tatlo kasi yung plug carrier page natin. Yung Big Man, yung All About, at saka yung Good Vibes Airsoft. Ngayon, nasa Good Vibes tayo. Sa Good Vibes, nanalo si Sir Kevin, si Mr. Silvestre, nanalo siya sa All About. May pagkakataon pa kayo, hindi pa lumalabas yung result ng Big Man. Okay? Kaya yun sa mga nag-share, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa amin. Dahil dyan, mananalo kayo, no? Pag nag-share kayo, mananalo kayo ng special edition Big Man Tactical T-shirt. Ayan. Okay, yan, ha? Yan, ganda, oh. Team Glock. Ah, di ba? Special edition Big Man Tactical T-shirt plus Big Man Special Edition Tactical Ballpen. Tapos, namimigay na rin ako ng mga sticker. Okay? Kaya sa mag-share na ating live video, maraming salamat sa inyo mga bossing sa support ng ginagawa nyo. Okay? Ngayon, before that, mag-ano muna tayo. One-to-one session, tanong ang portion. Okay, may tanong ka, itanong mo sa akin, sasagutin ko on the spot. Okay. Good evening, boss, sabi ni Jonathan Calma. Okay. Isang maulan na gabi, boss, Big Man. Hoping hindi kayo binaha dyan sa area nyo. God bless. Sabi ni Alan Villaris. Dito kasi sa Santa Maria, sa totoo lang, napakataas na lugar nito. Never binaha pa rito, no? So, kung sakaling babaha rito, pag bumaha rito sa amin, ibig sabihin, dagat na ang Maynila, no? Masyadong mataas to para bahain, eh. Pero kung sakaling meron ng tubig dito sa sakong namin, ibig sabihin, ang Maynila, lubog na. Ganon po. Ganon kataas ang Santa Maria, no? Okay. Maulan na gabi po, Big Man, Deguerto M. Jumil. Hello po, Sir Deguerto, no? Good evening, Big Man. Parang tumitipid sa gas yung unit ko. 7 seconds. 44 plus rounds ba? Si Sir Jed Pil. Tumitipid daw. Eh, good for you. Napakagandang balita niyan, no? Si Sir Jed Pil ay, ang unit nito, SRC. Taga Nueva Ecija to, di ba? Oo, no? SRC na high kappa. 7 seconds daw para sa 44 rounds. Good for you, boss. Napakaganda niyan pag ganyan, no? Gifted yan unit mo, no? Gusto ko, boss, matuto, sabi ni Jonathan Calma. Sir Jed Pil, pa-share po ng live video natin, ha? Jonathan Calma, pa-share po ng live video. Alan Villaris, pa-share din, no? Ng live video natin, no? Okay naman, boss. Malinaw po kayo sa video, sabi. Oh, thank you, malinaw. Good evening, boss Big Man. Jerry Lumantan, no? Lumantam. Paano raw mag-avail? Mag-PM ka po, boss, para ma-replyan po kayo. Pag naka-landscape po, parang nandyan na po ako sa shop. Ah, okay. Pa-shoutout po from Boracay Island, Ferdinand Rodriguez. Good evening, boss Big Man. Habi, sabi ni Marcos Manuel. Oy, ito si ano? Kaibigan ni Sir Bitag, no? At ngayon,
sa ating bypass operation. Okay, no? Ito na naman, ulitan na naman to, Sir Manuel, ha? Marcos Manuel, ha? Okay. Tapos, ayun, Sir, mag, wag yung mga magkano. Ayaw ko yan, ayaw ko yan. Good evening, Boss Bigma. Pwede ba installment? Yes, manood ka po ng aming page. Nilabas na po namin yan. Baka hindi ka na umabot, mag-PM ka na po. Okay? Yusef Khaled. Good evening po, Bossing. Yeah. Okay, then Jesse Boca Jr. Good evening mga sir. Good evening Sir Bigman. Sir Jesse, hello po. Good evening. Pa-share po ng live video natin, sir, ha. Good evening Boss Bigman, sabi ni Alcid Canet. Sir Alcid Canet, hello po. Good evening. Pa-share po ng live video. Kumusta Sir Bigman? Yusef Khaled. Okay naman po. Ito inuulan. Yun, ganun dito sa Pilipinas. Grabe ang ulan ngayon, no? Opo, naka-open lang po kasi. Ay, opo, kaka-open lang daw. Sabi ni Marlon, no? Okay, ayun. Okay. First question, mga ka-airsoft, no? Ito, galing kay Sir Manuel of Iloilo. Okay, no? Big man. Gusto kong bumili ng rifle pero kinakabahan ako. Ano ba yung pangkaraniwan na issue sa mga rifle? Okay, no? Gusto mong bumiling rifle pero kinakabahan ka. Actually, sir, alisin mo yung kaba sayo, no? Alisin mo yung kaba, alisin mo yung doubt, no? Alisin mo yung nararamdaman mo na yan kasi habang kinakabahan ka, habang iniisip mo yung doubt na yan, yung kaba-kaba na yan, lalong hindi ka makakabili. Well, in fact, ang dami sa ating mga ka-airsoft kasalukuyan nagsasaya, di ba? At tulad ngayon, Friday ngayon? Oh, Friday na ngayon. Saturday na naman bukas. Mag-airsoft na naman sila. Eh ikaw, dahil sa lagi kang kinakabahan, ang nangyayari, hindi ka makabili ng airsoft kasi kinakabahan ka palagi, di ba? Alisin mo yun, di ba? Kasi ang airsoft, ito, wala naman sigurado sa mundo, di ba? Ang sigurado lang nga sa mundo, sabi, is kamatayan. Ngayon, huwag kang kakabahan, lalo na kung bibili ka sa Big Man, di ba? Kasi pag sa Big Man ka bumili, lifetime service warranty, kabahan ka kung bumili ka doon sa mga fly-by-night na seller, yung susulpot, magbebenta, biglang mawawala. Bakit ka dapat kabahan doon? Kasi kung sakaling yung unit mo may problema, kung yung sakaling unit mo mag-breakdown, kung sakaling yung unit mo masira na ng gusto, ano ang kasiguraduhan na yung unit mo magagawa or mapapalitan nila? Diba? Kasi ano nga lang sila, biglang sumulpot lang na seller. Meron ba silang kapasidad na just in case na yung unit mo unrepairable, meron ba silang kapasidad na palitan yung unit mo? Shoutout po, Kagawad. Kagawad Jeff, no? Of, anong Pangasinan siya? San siya? Sige. Shoutout po, Kagawad Jeff. Sana po nakikinig ka of Pangasinan, no? Si Kagawad is, ayun, basta napakaganda ng transaction namin na ginawa parehas, no? Shoutout po sa iyo, mabuhay ka Kagawad, at saka salamat po sa napakalalaking tilapia, no? Kaninang umaga, I was dreaming, no? Sabi ko sa lunch ko, sana merong ano, inihaw. Alam mo ba naman, kung hindi ka ba naman talaga bebenasin, kung hindi ka ba naman talaga mahal ng Panginoon, bigla ba namang merong dala to si Kagawad na ang lalaking tilapia? Nasa 2 kilo bawat isa. Eh, right on the spot, pinaihaw ko. Ang sarap ng kain. Grabe, ang sarap ng tanghalian. Habang umuulan, meron tayong pipino, meron tayong kamatis at sibuyas. Diba? Tapos merong ano, dahil Biyernes ngayon, merong munggo. Ayun, San Miguel, Pangasinan, no?
Shout out po sa iyo, Kagawad. Maraming salamat dun sa dala-dala mong pasalubong sa atin na napakasarap na malalaking tilapia, no? Actually, ang dala niya ilang piraso 'yon? Apat na malalaki. Apat na malalaki. So naubos natin yung dalawa. May dalawa pa. Bukas ipapa-escabeche ko 'yon. Sweet and sour. Sweet and sour by Ma'am Sally, no? Okay, no? Ayun, common rifle issue. Huwag kang kabahan, boss, no? Common rifle issue, ano? Number one, sa rifle, nagbabara. Bakit nagbabara? Pag hindi maingat ang gumagamit. Okay? Bakit? Bakit, Big Boy? Paano hindi maingat? Halimbawa, number one yan, nagbabara kung ikaw nagre-recycle ka ng gamit na bibis. Pag yung bibis gamit na, huwag na huwag mong pupulutin, tapos ibabala mo ulit. Bakit? Pag binabala mo ulit, kasi bengkong na yon. Okay, pag na, ibig sabihin ng bengkong, hindi na siya 100% round. Ang tendency, pag hindi na siya 100% round, kumakalang siya doon sa ibabaw ng half-up rubber. Yun yung nakakasira ng half-up rubber ng airsoft natin. Kaya iwasan mo paggamit nun, yun ang mga common issue na experience, nagbabara. Okay? Ngayon, number one, yun, nagbabara. Number two, masyadong mabilis ang pagkasira ng battery. It's either lumobo or kadalasan na rin ba senyales? Or bumaba yung lifespan ng battery mo, no? Kasi bakit? Ano ba yung nakakasira sa battery? Pag nade-drain. Ayaw ng battery yung nade-drain at saka nag-overcharge, no? Iwasan nyo sa battery nyo yung nagiinit, no? Pag yan nagiinit, masama yun. May problema, ibig sabihin. It's either hirap yung motor, hirap yung unit nyo, di ba? Ganon. Ganon yan. Hirap siya. Hirap niyang ipower yung unit nyo. Bakit? Baka masyadong mahigpit or what? Or may problema. May problema sa wirings. Baka dini-IY nyo lang yung wirings. Eh, ganon na nga ang mangyayari. Pag ganon, masakit po sa ulo yun, no? Kaya it is very important na unang-una, malaman nyo yung lahat ng factor sa airsoft bago kayo bumili. Kaya itong ginagawa natin vlog, panoorin nyo lang palagi ito kasi pag lagi kayo nanonood ng ating vlog, nakakabisa din nyo, na-memorya nyo yung mga itinuturo ko para pag kayo na yung nasa sitwasyon na meet nyo yung problema, kayang-kaya nyong resolve yun. Lucas, walang takip yung isang square. Walang orange tip. Okay, no? Okay, common. Common problem ng rifle, nasagot na natin. Okay, ito. Sir Mr. Clemente o Pangasinan, ano po ang pangalis ng bara? Bara ng rifle kaya to or pistol? Siguro, I will assume rifle, no? Kasi rifle lang ano natin, no? Pangalis ng bara, mga airsoft, number one is the clearing stick. Clearing rod. Ayan, no? Dalawa yan. Clearing rod and cleaning rod. Clearing, ibig sabihin, just in case na nagbara, ito. Ayan, tingnan nyo, mga airsoft, ayan, no? Just in case na nagbara, ayan, oh. Yan yung itsura ng clearing rod. Ayan, oh. Yan, oh. Tapos, paglilinisan nyo naman, ito naman yung itsura ng panlinis. Yan, oh. Yan yung itsura ng panlinis. Pag nagbara, ito naman yung pang-clear. Yan. Design talaga yan, ayan, oh. Kita nyo? Yan, naka-design talaga yan para i-clear kung ano man yung bumara doon sa half-up rubber, sa half-up chamber ng unit nyo. Okay? Ito yung pang-alis ng bara. Huwag ninyong ipang-aalis ng bara, mga ka-airsoft, yung alambre.
Okay? Alambre or yung iba ginagawa nilang pangalis ng baray, yung ting-ting. Huwag na huwag niyong gagamitin yun. No? Kasi pag ginawa niyo yun, para niyo nang sinisira yung half-up rubber niyo. Okay? Huwag na huwag niyong gagawin na susundutin ng anumang matulis na bagay or susundutin ng alambre, ng hanger, ng kawayan, ng stick. Huwag na huwag, no? Pakiusap ko lang, lalaki ang problema ninyo. Okay, no? Imbis na napakaayos, no? Napakaganda, napakasimple lang ng problema nyo, lalaki ang problema ninyo pag ginamitan nyo ng maling mga bagay na ganyan. Okay? Yon. Silicone oil, big man, issue. Kung sa rifle, saan ba dapat i-spray ang silicone oil? O, sabi. Okay. Silicone oil, actually, hindi issue ang silicone oil. Issue lang yung silicone oil para dun sa iba na hindi naniniwala sa silicone oil. No? Okay. Na, saan ba ini-spray yan ang rifle ng silicone oil? No? Meron ba akong rifle para mai... Yun. May sample natin. Kuha tayo rifle dito. Okay. This is a rifle. Yan, di ba? Number one, saan ba i-spray ang rifle? Na saan ba ginagamit ang ano? Ang sandali. Gusto kong ipakita sa inyo. Hindi ko lang malaman ha kung makikita natin ng maliwanag. Kasi yung iba hindi bumibilib sa yung iba hindi kasi bumibilib sa silicone oil. Hindi ko alam kung makikita nyo to, ah, mga ka-airsofa. Pero ito, itatapat ko rito. Tignan nyo yung before, ah. Yan, tignan nyo, ah. Yan. Yan, di ba? Nakita nyo? Yan yung loob, ah. Yan yung inner barrel. Ngayon, lilinisan ko yan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano yung gagawing dali. Tingin tayo ng iba, ha? Ito. Sige, ito. Kaya lang, mahaba eh. Hindi makita. Yung maiksi na lang. Gusto ko maipakita sa inyo na malilinis natin yan, no? Ngayon, kung mapapansin nyo, halos walang kiltab yung loob. Diba? Yan. Papakita ko sa inyo, nalilinisan natin yan ng silicone oil. Lucas, pwede akong silicone oil din yung panglinis na cloth at saka cleaning rod, no? Yan. Kailangan kasi, so, hindi bumibilib yung iba, yan, silicone oil, tapos yung cloth. Yung sa mga scope. Yan, ito ba, wala naman? Meron ba naman yan? Pag may cloth, itabi nyo rin sa plastic. Yan, ha? Ngayon, papakita ko sa inyo, lilinisan natin, ha? Ngayon, paano natin makikita to? Ipapakita ko sa inyo, nakikintab to ng sobrang kintab. No? Pengunting, Lucas. Yan ha. Tingnan nyo yung cloth, mga ka-airsop ha. Yan, cloth. Papakita ko sa inyo kung paano maglinis. Okay? Kukuha lang kayo, syempre, ng ito. Ng tela. Diba? Yan, tela. Okay. Yan, syempre, gugupitin nyo yung tela. Okay. Pagka nagupit nyo na yung tela, ilalagay nyo yan dito. Ayan. Shoot nyo ganyan, no? Yan, ha? Okay, di na-shoot nyo na. Ngayon, babasain nyo yan ng silicone oil. Uy, sumunod ka sa akin. Hindi sumunod sa akin yung camera ko, ha? Yan. Babasain nyo yan ng
Siyempre, ng silicone oil nyo. Ayan ah. Basang-basang ginawa ko. Okay? Ngayon, pag nabasa nyo yan, yan yung ipanglilinis nyo dito. Ayan. Medyo mahigpit nga lang kasi ang laki pala ng nagupit kong tela. Babawasan ko lang mga kaya. So, pasensya na, pasensya na. Ayan. Okay? Ayan o. Ayan ah. Ngayon, oh, sige. Linisan na natin. Pasok nyo lang. Ayan. Ayan o. Hirap ah. Dali, dali. Malaki pa, malaki pa. Alisan pa natin ah. Ayan ha. Ayan o. Oh. Pasok nyo. All the way. Ayan ha. Ayan ha. Ayan. Ayan. Para malinis yung inner barrel nyo. Nakita nyo siguro kanina, di ba, makintab siya. Ngayon, titignan natin kung mas kumintab. Ayan. Ay, ay, nalaglag. Ay, dali. Dali, nalaglag po. Okay. So, mga kairshop, ayan. Ito, tingnan nyo. Ayan yung mga nakuhang dumi. Hindi ko lang alam kung kita nyo. Ayan o. Kahit pa paano, merong nakuhang dumi. Diba? Ngayon, papakita ko sa inyo, super kintab na ngayon yan. Kanina, hindi siya ganun kakintab. Ayan ngayon, tingnan nyo. Ayan o. Yung loob, ayan o. Pwede ka nang manalamin ngayon. Ayan o. Kung kanina, ganito lang yan. Ito yung marumi. Kanina, ito ha. Tingnan nyo ha. Tingnan yung difference. Ayan. Dali. Ayaw sumunod ng camera ko ha. Uy! Visit to! Yan, yan. Yun, okay. Natauhan na siya yan ha. Oh. Kanina ganyan lang 'yan. Ayun, nakikita niyo 'di ba? Yan, yan madumi 'yan. Okay? Tingnan niyo yung malinis na. Yeah. Actually, medyo mahirap lang kasi talagang makita rito. No, kasi hindi ko maitutok sa camera. You know. Pero ay basta, no? Hindi ko lang maitutok pero 'yun ang silbi ng silicone oil para luminis, malinis natin yung inner barrel. Pangalawa, ano? Saan nilalagyan? Dito. Ayan, oh. Makikita nyo rito. Ayan, oh. Doon sa loob, ayun, doon. I-sprayan nyo lang ng kaunti. Ayan, oh. Ayan, oh. I-sprayan nyo lang yun ng kaunti para mabasa yung half-up rubber, no? Hindi kinokontra kasi ng iba yon. Hindi kasi sila naniniwala, eh, no? Na kailangan na ginagamitan ng silicone oil yung ating airsoft, sabi nila, mawawalan daw ng control, mawawalan daw ng control yung bala kasi dudulas daw. Hello? Hello? ganon, ang pangit naman ang paniniwala nyo, di ba? Mawawalan siya ng control in a matter of ilan? 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, pero yung benefit na ibibigay sa inyo ng magpagkakaroon ng malinis na inner barrel, malaking bagay, no? Hindi ko maipakita yung labas. Ay, yung loob. Hindi ko maipakita yung loob, pero ipapakita ko sa inyo yung malinis na labas. Okay? Hindi ko maipakita yung loob, eh, kasi syempre, di ba? Ito. Pengi ako ng Lucas, pengi ako ng tape para maihiwalay natin. Di ba? Pengi muna ako ng tape. Para maipakita natin yung nalinis sa hindi.
na paggamit ng silicone oil. Yan. Okay na. Ah, sige. Lalagyan natin ng tape yung kalahati ng inner barrel. Pasensya na, no? Nahihirapan kasi ako dun sa ano, mga airsoft, no? Sa labas. No? Ay, sa loob. Kaya, ang lilinisan ko yung labas. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng nalinis sa hindi nalinis. Diba? Yan, no? Yan. Yan yung paglilinis. Diba? Kailangan ipinapolish natin. Kailangan yan. Lalagay tayong silicone oil. Ha? O yan. No? Kasi yung iba talaga, ewan ko ba, ayaw maniwala. Ang titigas ng ulo. No? Kaya kailangan maipakita natin. Eh. Ngayon, kailangan ba big man ano? Kailangan ba yung loob makinis, malinis? Yes! Kasi diyan dumadaan yung bala. Diba? Diyan gumagasgas yung bala. Ngayon, pag yan, magaspang yan dahil madumi, dahil malagkit, dahil maraming corrosion, yung bala mo nawawalan na ng direction. Okay? Pero kung malinis yan, swabing-swabe, diba? Swabing-swabe, sabi nga. Ano. Yan. Okay? Kahit pa paano luminis. No? Ngayon, bubuksan natin. Ipapakita natin yung marumi sa malinis. Para makita nyo. Actually, hindi ko pa rin ganong maipakita dahil, ayan o, makikita ninyo, ayan o, nakita ninyo to, ang dumi, ayan o, halos may mga iba-ibang kulay, may mga corrosion. Pero kung makikita nyo to, ewan ko lang kung malinaw sa camera nyo ha. Ayan o, makikita nyo, ayan o. Ito, may mga corrosion tong part na to kasi hindi naman nalinis yan. Pero ito, ang swabe niya, ayan o. Ayan o, oh. Oh. Wala tayong maririnig pag kinakamot ko. Kasi super smooth siya, super flawless. Ito, maganit, maaligasgas. Ayan, no? Pag inaano mo ng kuko mo, magaspang. Ayan, no? Pero pag dito, wow, super flawless. Kasi, nalinis siya ng gamit ng oil. Ah, ayan, no? Yan yung mga dapat nating inaaral, no? Hindi yung kung ano-ano ang inaaral natin sa mundo ng airsoft, no? Yan yung mga dapat nating inaaral na tinuturo sa inyo ng inyong lingkod, big man. Kasi papakinabangan nyo yan, no? Kesa nakikinig kayo dun sa sabi ng mga iba dyan na wala naman talagang alam sa airsoft, no? Walang alam kung hindi mambash lang, di ba? Kung hindi kontrahen yung sinasabi ng mga nakakaalam, okay? Bore scope inspection, idol pang cellphone, meron kaya yan sa loob? Bore scope. Watching from China. Si Sir to, yung taga Angeles. Angeles or San Fernando, di ba? Angeles. Ayun, no? Bore scope, no? I don't know kung meron. Pero siguro, no? Actually, dito sa shop, nakikita namin yung, nakikita ko yung Super Kintab, eh. Kaya lang, yun nga, sa cellphone, kahit anong tutok ko, hindi nakikita. Pero pag dito, pag sinisilip ko, kitang-kita ko Super Kintab yung inner barrel. Yun yung magandang klase ng inner barrel, no? Yung Super Kintab kasi napakaganda. Kumbaga yung bala dumudulas lang, 'di ba? Ganito, alam niyo yung bowling alley, 'di ba? Pag nagbo-bowling kayo, bakit yung sahig ng bowling, yung floor, bakit sobrang kintab? Halos kung sabihin nila eh, madudulas yung langaw para yung bowling ball dudulas. Di ba? Para yung bowling ball, dudulas kahit may pektos. Di ba? Imagine niyo yung floor is hindi makintab, hindi madulas. Imagine niyo yung floor is magaspang. Sa tingin niyo dudulas ba yung bowling ball? Hindi. Ang mangyayari, yung bowling ball magkakasugat.
magkakasugat, tapos hindi siya perfectos, hindi siya dudulas. Diba? Ang haggis mo sa bowling ball, ganyan eh, oh. Diba? Hinahagis mong gano'n. Oh. Pero, makikita nyo yung bowling ball, kahit hinagis yung gano'n, hindi siya bilog na gumagano'n. Hindi, diba? Makikita nyo yan, yung bowling ball, pumepektos yan na gumagano'n. Diba? It is because maganda yung surface. Ganon din yung inner barrel natin. Medyo na hindi ko alam kung nauunawaan nyo yung pinapaliwanag ko, no? Pero sana nauunawaan nyo. Big Man, meron ka bang budget mil na pistol? Yes, marami. Christian Lucky Moncho, no? Marami po. Sir, ano ka problema ng T-Rex ko? Nagla-lock slide siya kahit may bala pa. Internal problem yan. Malamang, no? Mahirap mag-ano, boss. Mahirap manghula. Mahirap naman kung sasabihin kong, ito yung problema niyan nang hindi ko pa nakikita, di ba? Walang iniwan yan sa doktor. Dok, ano yung problema ng tiyan ko? Masakit. Di ba? Sasabihin ba ng doktor, uminom ka ng ano? Ng ganito, ganon, ganon. Hindi. Di ba ang sasabihin ng doktor, pumunta ka rito sa atin, i-check natin. O, pagdating doon, aalamin ng doktor, ano ba yung huli mong kinain? Di ba? Ano ba yung ginawa mo? O, ano ba yung ganito, ganon? Mahira, hindi siya manghuhula agad na bibigyan ka ng gamot kasi baka yung ibibigay niyang gamot, makasama pa sa'yo. Yan, okay, no? Ano pa magandang scope sa Daniel Defense po? Magandang scope sa Daniel Defense. Ang Daniel Defense kasi, dual purpose yan, mil specs yan, no? Kung yung Daniel Defense mo is yung assault type, yung maikse, go for the assault scope. Wala nang iba-ibang klase pa ng scope. Go for the assault type na scope, no? Ngayon, kung yung Daniel Defense mo is yung mil-spec na malaki, na mahaba, dual purpose yan. Pwedeng assault yan, pwede yan DMR. Pag DMR ang setup mo, so ang scope mo is kailangan telescopic. Kumbaga, yung malayo, mapapalapit mo. Pero kung yung ano mo, yung ang gagamitin mo is assault type, pang-assault lang rin ang scope na gagamitin mo, no? Yun. Actually, ganito mga ka-airsoft, no? In choosing a rifle, meron lang akong advice. Sa pag-choose ng rifle, make it simple. No? Make it simple. Kasi, pansinin nyo, ah, halimbawa, meron kang bagong motor, di ba? Meron kang bagong motor. O kaya, kahit meron kang bagong kotse. Subukan mo yung set up dito, karga rito, karga ron, kalkal ng panggilid, palit ng bola, kalkal, di ba? Palit ng mags, gagawin tie. Di ba? After ilang taon, yung sinet up mo, wala ng value. Wala ng value, no? After ilang taon, wala na siyang value. Kasi, kalkal ka rito, kalkal ka rito. Bandang uli, mas may value pa yung all stock. Yung plain and simple, di ba? Yun. Ganun din yan. Sa baril din, no? Actually, make it simple. Meron kang rifle. Kargahan mo lang scope. Kasi yung scope, makakatulong sa iyo para maging effective ka. So, kung trip mo, lagyan mo siya ng laser. Kasi yung laser, ano ba primarily yan nagagawa ng laser? Yung laser kasi nakakatulong para sa mga kasama natin, tulad nino, tulad ni Mrs., tulad ng anak mo, hindi naman sila ganun kabihasa. Pero pag may laser, mag-e-enjoy silang makasama ka kasi
tatamaan nila yung target. Yun ang silbi ng laser, di ba? Pero sa tulad natin ng mga lalaki na na-challenge tayo eh, no? Hanggat maaari nga, ang gusto natin, scope lang eh. Ako, never akong gumamit ng laser, no? Kasi, sina-challenge ko yung sarili ko. Gusto ko, parang nawawala na kasi ng thrill pag nag-laser ako. Gusto ko, scope lang or the conventional sight, no? Conventional sight, ibig sabihin, yung stock niya na rear sight. Yan. Gusto ko ganun lang. Mas na-challenge ako. Pero pag may laser na, parang nawawala na ng thrill. Parang, siyempre, sisiw na sisiw eh. Pag tumutok kasi yung laser doon, yun na yun, di ba? Yun. Yun lang sa akin, no? Make it simple para mag-enjoy kayo ron sa airsoft nyo. Tapos, huwag kayong upgrade ng upgrade, no? Yung palit ng spring dito, palit dito. Yung hindi kayo mapakali, huwag. Maano kayo, make it simple, no? Pumuputok siya, meron naman siyang tamang FPS, okay na yon. Wag yung gusto pa nila isaid sa 500 FPS, sa 550 FPS, sa 600 FPS. Alam nyo ba na the more na tinataasan nyo ng FPS, the more na nagiging sira inyong unit. Kaya nga ako, di ba, pag nag-upgrade tayo, stage 1 lang. Whatever the result na lumabas, yun na yon. 'Di ba? Hindi ko actually merong upgrade na aabutin natin yung limit. Pero tandaan nyo, the more na ina-upgrade ninyo, the more na nagiging sirain. Yan. Totoo 'yan. Maaring ko kontrahin yan ng iba ng mga nagmamarunong, no? Pero the more na ina-upgrade, oh, meron kang Yamaha Edmax na lang. Tumatakbo siya ng 110, 120. Hindi ka na kontento. Parebor ka. Palit ka ng karburador. Di ba? Nagpalit ka ng mags. Ginawa mong rim para tie. Para tumakbo siya ng kamo ng 150. Oh. Anong nangyari? Nagpalit ka ng carbon ng piston, nagparebor ka, last rebor para maabot mo yung pinakamabilis niya, di ba? Anong nangyari? Yung unit mo hindi mo na ma-enjoy. Yung bang Nmax mo na scooter na nirebor mo, inabot mo yung last stage ng rebor, pwede mo pa bang isa ipang service 'yan sa bahay? Trabaho, bahay-trabaho, pag nakaset up na, hindi, di ba? Nagiging limitado na yung paggamit mo sa kanya. Yun, ganun yan, no? Kaya, iwasan nyo yung mga ganun. Makontento kayo dun sa pinakasimpleng bagay na pwede. Yun. Kasi pag lalo nyong inaabot yung mga hindi na dapat abutin, nagiging sirain yung unit, no? Ganun, sa airsoft, pumuputok siya ng 450 FPS, jackpot na. Pumuputok ng 500 FPS, hayaan nyo na. Okay na yun. Gusto nyo pang abutin 550, 650? Pero syempre, dahil request nyo, gagawin natin. Pero bago natin gawin, syempre ipapaliwanag ko sa inyo yung pros and cons. Ngayon, kung after nyo malirinig yung pros and cons, still, ipipilit nyo yung upgrade na gusto nyo, well, it's up to you. Kayo naman yung gagamit, kayo naman yung gagastos, kayo naman yung sasakit ang ulo. Ayan, di ba? Ayan, mga airsoft, ha? Diniretsa ko lang kayo, no? Kasi para maliliwanagan kayo doon sa tama na kung ano, di ba? Christian Lucky Moncho, boss, last warning sa iyo to, ha. Ang sabi ko, mag-PM ka. Huwag mo akong i-flood, okay? Huwag mo akong utusan na pa-flex naman po. Pa-flex naman, boss. Kwentuhan session to, tanungan portion. Meron tayong topic na dinidiscuss dito.
Hindi para bigyan kita ng pabor. Hindi kita pwedeng unahin. Meron tayong topic, no? Mawalang galang na sa'yo, sir. Ilang beses na kita sinabihan, mag-PM ka para malaman mo yung details. Hindi to live ukay-ukay ng bra, ng rubber shoes, ng panty, ng mga damit. Hindi to live ukay-ukay para magpa-flex. Okay? This vlog, merong certain topic, may important topic na dinidiscuss. Okay? Sana maintindihan mo, mawalang galang na sa'yo, sir. Sinabihan na kita ilang beses na. Isa pa po, ibablock ka na po ng system natin. Okay, no? Hindi po tayo mga squatter dito. Lahat po tayo rito, professional na. May edad na tayo. Hindi na para mangulit pa tayo. Okay? Ilang beses na, boss. Isa pa, block ka na. Okay? Ayan. Okay, ngayon, kanina nag-review na tayo. Ngayon, magde-demo yung test fire tayo. Okay? I-demo yung test fire natin itong unit na to. Actually, hindi ko pa rin na-test fire to eh. No, yung John Wick na budget meal natin na Sun Viper. Okay? Ayan, ayan, ito yung i-test fire natin. Lucas Peña ko silicone oil. Ayan. Ganda oh. Kita nyo oh. Yung bag sa high-end na John Wick, anong color ang ano? Okay. Yung pala ang pinagkaiba mga ka-airsoft, oh, kung makikita nyo, gunmetal. Gunmetal parang dark silver to. While dito, sa budget meal, ayan o. Oh. Ayan. Kita. Gunmetal parang silver, while dito, sa budget meal, is black. Matte black. Ayan, kung makikita nyo, parehas na parehas yung itsura. Yung size. Ayan. Halos parehas din. Ayan o. Konti-konti lang yung bunga nga. Parehas din. Okay. Naka-standard inner barrel lang siya. While ito, extended up to the compensator. Okay. Ayun. Ayun pala yung pinagkaiba. Okay, ha? Yung ito, mga airsoft, idadagdag ko ha. Itong budget meal na Sun Viper, kung mapapansin nyo, ayun o. Diba? Nakapaloob. Ibig sabihin, standard lang yung inner barrel niya. While this one, ayun o, nandyan na agad sa labas, nakaumang na. Ayun o. Ayan. So, mas mahaba pa rin pala ang travel dito. No? Yan, buti nakikita natin, at least natututunan natin, no? Kasi, yun din ang bagay na ano eh, na gusto kong malaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginagawa natin is review and unbox, di ba? Nire-review natin. Sasabihin natin yung mga tama, sasabihin natin yung mga pinagkaiba, sasabihin natin kung ano yung magandang nakita natin, at saka yung pangit. Okay, so, ito na. Ganda talaga ng unit. Lagyan natin ng silicone oil, syempre. Unang-una, yung output valve, di ba? Press natin, then spray. Then, dito sa ilalim. Okay. After that, syempre sa unit. Okay, kasa. I-lock natin manually. Okay, then spray tayo doon sa nozzle. Okay, then spray tayo, number one din, sa slide stopper. O, yun. Then release. Then rest. Okay. Ngayon, penging gas, then silicone. Ayun, gas. O, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa mga ka-airsoft. Lagi, 12 kg ang gagamitin. Okay? Gas. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, o, pwede na yan. 5 seconds. Enough na yun, no? Kasi demo test fire lang naman eh. Then, baba natin to all the way. Ingatan, ilagay right thumb dito. Then, dito shoot yung bala. Pump natin. Yun. Okay, mga airsoft, ayan ha. Ganyan. Left, right. Para walang misfeeding. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay, firing.
Oh, tignan nyo ba? Oh, ayan ha, mga kairsop ha. Okay, tignan. Okay, mga kairsop, firing. Tignan nyo kung gano'n yung recoil ha. Ay, proper hand up, hand grip. Ayan o, ayan o. Ayan. Ganito pala ha. Pasok. Ito, kailangan na pe-press to ha. Pasok, okay. Press, then finger out. Ayan. Then the other hand, siya yung mag-a-access sa safe. Ayan o, safe. Unsafe. Safe, unsafe. Pag naka-safe, hindi mo siya ma-fire. Pag naka-unsafe na, bababa mo lang, ready to fire yan. Okay, then the other hand dito, then itong thumb, napakahalaga nito, ito, dito, then dito. Okay, yan. Parang ganyan ang forma dyan, okay? Ngayon, firing tayo, firing! Sarap ha, diretso ha. Okay, firing! Okay. Open bolt, indication yan na wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay siya, sarap. Tapos, release the hangin. Ayan. Yun, okay no? Okay, this unit is for Sir Kevin of Malabot. Ay, nga pala no? Okay, unit na to. For shipping sa ating ka-airsoft from Malabon. Okay, ito. Ganda, oh. Napakaganda. Okay, no? Then, next unit natin, no? This one. The John Wick Pit Viper naman. Kanina, Sand Viper. Ngayon, Pit Viper. Okay, sa John Wick Pit Viper, ganun pa rin. Lagay tayo ng silicone oil. Press the bulb, then spray. Yun. Okay, then dito. Sa ilalim din. Spray rin tayo. Yun. Sa unit, kasa natin, ilock manually, then spray tayo rito at saka sa nozzle. Then release, then rest. Mga airsoft, may papakita pala ako sa inyo. Yung pinagkaiba ng sand at saka sa pit din, papakita ko sa inyo. Yung outer barrel nila, si Sand Viper is color black. Ayan, color black to. Si, while si Pit Viper, rose gold. Ayan, rose gold siya. Ang ganda ng color, di ba? Ayan. Oh, shout out, magandang gabi, Mark Anillo. Ah, hello. Okay. Oh, sige, okay. Ayan na, ngayon, pasok. Kasa. So, ay, wala palang bala. Diba yan? Okay, no? Oh. Reloader, baba lang natin to. All the way, then put your right thumb here, then dito isushoot yung bala. Pump lang tayo. Okay. Kalog sideways. Ayan na. Okay, ngayon, pasok sa unit. Kasa. So, ready to fire. Finger trigger out. Aim muna, then firing. Sarap pa. Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Okay, then rest the hammer. This is the hammer by pressing the trigger. Yun, okay. Tapos, pakawalan ang hangin kung matagal siyang hindi gagamitin. Yun, okay. Diba? Napakaganda nito, oh. Okay, mga airsoft, this is the John Wick Pit Viper and the Sand Viper by John Wick. Yung budget mill edition natin. Ayan, napakaganda parehas niyan. Siguradong mag-e-enjoy kayo. Okay? Ayun, no? Okay, sana, Lucas pakisabi na to. Sana, nakapulot kayo ng maganda sa ating vlog for tonight, no? Maraming salamat sa mga tumutulong sa akin sa araw-araw na mag-share ng ating mga live video, no? Boss, as lang, kaya ba ng John Wick 3 ang 14kg na gas? John Raven, sana nanonood ka ng aking mga vlog. Kung bago ka rito, mas maganda, manood ka sa page, scroll up mo, mukhang marami kang kailangan matutunan. Okay? Tinatanong mo, kaya ba ng 14kg
gas ang John Wick 3? Hindi. Kahit John Wick 1, kahit John Wick 2, John Wick 3, John Wick 4, lahat ng version ng John Wick, pang 12 kg lang. Pag ginamita mo ng 14 kg, sayang yung unit. Ha? Yung nilabas na John Wick na yan, pang 12 kg lang talaga yan. Huwag mo nang i-attempt, huwag nang matigas ang ulo, kasi pwede kang mapahamak, boss. Okay? Ayun, Rico Van de la Cruz, Rosendo de la Cruz, sabi niya, no? Hindi ko alam kung nagpapabate or what, no? Pero good evening na rin po sa inyo. Okay, mga kairsop, sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, mga kairsop, pakiusap ko lang. Tulungan niyo ako, mag-share po kayo para po para dumami tayo sa ating community ng maraming, no? O mga kairsop, ingat po kayo, masyadong maulan sa panahon ngayon. Mahirap rin magkasakit, kaya mag-ingat kayo. Ingatan niyo yung katawan niyo. Kung wala namang gagawin sa labas, huwag na tayong maglalabas ng bahay, no? Stay safe, maglaro ka ng airsoft kasama ang iyong pamilya. Okay? Sa mga interesado, mga bossing, mag-PM lang po kayo. Then, para masagot ng maayos ang mga detalyeng kailangan ninyong malaman. Okay, no? Marami kayong pwedeng mapagpilian sa ating mga stocks, no? Sa ating mga unit. Kaya wag nang mag-atubili pa. Okay, papakita ko lang. Yan, no? Yan. Ito nyo? Yan, no? Kaya marami kayong pwede mapagpilian. Yan. Ito nyo, yan, no? Grabe, dami niya, ha? Yan. Yan. Yan ang available sa atin sa Big Man. Okay? Ang dami niyong pwede pagpilian, kaya hindi kayo majejeta dito sa atin sa Big Man. Okay? Okay, mga airsoft, maraming salamat sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.